tumayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Reyna ng Langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, alleluia, ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Inihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan din ni Kristo ang Panginoon namin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang atin pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginoon ko siyang nagwagi, kamatayan ay nagapi, pag-asa't buhay siyang handog na tangi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nananampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae na ang pangalan Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihi usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawanggawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang kanyang bangkay, ito'y binurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog tayo pong lahat? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking hiahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Tugon? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing ang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labi siyang magdaramdam. Tugon? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Tugon? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu ng buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas na Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado para sa huling araw ng ating ikatlong linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa umagang ito, narinig natin ang mga katanungan na iniwan sa atin ni Jesus kung paanong tinanong din niya ang kanyang mga alagad. Nasabi po niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Ibig din ba ninyong umalis? Dahil ba dito tatalikuran na ninyo ako?" Ano ba ang dahilan? Bakit maraming mga alagad ang umalis? Kasi para sa kanila, mabigat ang mga pananalitang ito. Ano ba yung mga pananalita na ibinigay sa atin ni Jesus nitong mga nakalipas na araw? Balikan po natin. Sabi ni Jesus noong Lunes, "Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Noong Martes, habang ipinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Marcos, ipinaalala sa atin ang atin pong misyon. Sabi po niya, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Naintindihan pa ba? Focus. Ha? Makatulala na naman. Minsan nakatitig lang ng ganun pero walang pumapasok sa isip. No? Hindi ko alam kung anong meron. Kaya nga, ipinaalala ulit sa atin ni Jesus yung kahalagahan ng pagkain. Sabi niya nung Miyerkules, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Nung Webes, ang sabi niya, "At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan
ay ang aking laman. Ito na, no? Bakit maraming umalis? Bakit maraming hindi nakaunawa? Kasi ito yung pagkain, yung laman, yung mismong laman niya, ang kanyang, ang pagkaunawa ng lahat. At nung Biyernes kahapon, ang sabi po niya, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kaya nga po, umabot sa punto na sabi dito, dahil ba dito tatalikuran niyo ako? Kasi marami ang sumusunod sa kanya sa pag-aakalang siya ang magiging hari. At kung kadikit, no, didikit sila kay Kristo bilang hari, hindi lang basta yung maibibigay sa kanila yung kanilang intensyon. O pwedeng posisyon, o pwedeng impluensya, o pwedeng kayamanan ang kanilang makukuha. Pero iba ang itinuro at ibibigay ni Jesus sa kanila, ang pagkain. Na sinasabing, kung tatanggapin ninyo ako, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ito yung sarili ni Jesus. Iba doon sa pananaw na inaakala ng mga alagad. Salita pa lang to, no? Salita pa lang na binibitawan ni Jesus sa kanila. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi para magkaroon kaya ng kayamanan, para hindi lang para yumaman lang. Ang pagsunod kay Jesus ay yung pagtanggap sa kanya. Dahil ang sino mang tumatanggap kay Jesus ay nagkakaroon ng kapanatagan, magkakaroon ng higit pa sa kayamanan, magkakaroon ng kapayapaan sa puso at isip niya. Kaya ganun na lang yung pagpapahalaga natin, ay pinapaalala sa mga tao yung pagdalo sa misa, ang pagtanggap sa komunyon, na madalas sinatanggihan ng napakaraming tao. Kung alam lang nila kung ano ang nawawala sa kanila, at kung alam lang nila kung ano ang makukuha nila sa pagdalo sa misa, sa pagtanggap kay Kristo sa banal na komunyon. Nawa katulad ng mga alagad, katulad ni Pedro, masabi din natin na Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sana andun na tayo sa punto, no, ng ating buhay na ikalulungkot natin at po pwedeng ikamatay natin kung hindi na tayo makakadalo sa misa, kung hindi na tayo makakapagsimba. Sana nandoon at umabot tayo sa yugto ng buhay natin na hindi lang tayo nandito kasi mga senior citizen na kayo. Wala na kayong ginagawa, wala na kayong schedule, nandito na lang kayo, no? Ito na lang yung nagiging taguan, nagiging hideout. Sana hindi lang ganun ang dahilan natin kung bakit tayo naririto. Hindi alam natin sa kahuli-hulihan ng ating hininga, ito ang pinakakailangan natin. At habang marami pa tayong hininga, maibigay din natin kay Jesus ang ating oras. Marami pa tayong kailangan matutunan, marami pa tayong matututunan kay Jesus. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad,
Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin. At mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ang bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan, mga natatanging intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tuting ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag, kami lumalapit sa iyong batis upang
makakita tubig ng buhay, paglalakbay patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay, basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahain, nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santa Catalina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Sa tagubiling naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa paraan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipatulot sa tukso. Yamu kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regina Caelis, let our rest. Alleluia. Quiaque meruisti, portare. Resurrexit sicut
Rejoice and be glad, the Virgin Mary. Alleluia. For the Lord is truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who gives joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant we beseech you that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life. To the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Magandang umaga po. Morning, Father. Nuestra Señora de Soledad, pinagpapagtis ng mga hula, ng bata, ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang sanginang tunay. Kami sana'y magpapabayan, o ina ng aming buhay. Kami linayarin mo, mga anak ko minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapaktis ng mga hula, ng bata, ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas. Oh, love me.